What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay tuturuan ko nga po kayo kung paano mag magic blower dito sa Honda Click 125i. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mo kakalimutan na i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kang manotify at lagi kang updated. At simulan na natin. At tanggalin na rin natin yung tornilyo dito sa may ehe. Tapos maglagay rin kayo ng bangko dyan or maliit na upuan dito sa may bangka para umangat yan. At pag natanggal na nga natin, ganito na yung magiging itsura niya. So dito mga sir, bumili na rin tayo ng RCB rear shock. Pero i-upload natin ito sa next video natin. At ito naman yung binili natin na pork oil. So SAE 10W at Nitro yung brand. So dito tayo bumili sa Kamagay. So tapat lang po ito ng ADESA. At dito na rin tayo magpapagawa, no? Yung mekaniko po kanina ay si Sir Dulfo. At ito po yung may-ari ng motor, si Asher James Bautista. At pagka natanggal na nga natin yan mga sir, i-prepare na natin yung mga tools na kailangan natin dito. At ito nga mga sir, tanggalin na natin yung dalawang bolts dito sa may shock niya. At ganito nga po yung ginawa ng diskarte ng mekaniko natin para mapaluwagan natin siya, no? Ayan na, pagka napaluwag nyo na mga sir, pwede nyo na pong kamayin yung mga bolts dito. So ayan, tanggalin na natin, no? So shoutout kay Sir Dulfo. So napakagaling po nito sa lahat ng mga diskarte, lalong-lalo sa mga minamahal nating mga motor mga sir, no? Lalo na kung may mga imposible kayong ipapagawa, magiging posible yan dahil dito kay Sir Dulfo. Talagang kilala tong Kamagay na to, marami pong malulupit na mekaniko dito mga sir. Meron malupit sa wirings, nandyan sila Sir James at sila Sir Jay. Ayan, sa mga gulong naman at sa ibang mga parts pa ng mga motor, no, magagaling sila dyan. At pag natanggal na nga natin yan mga sir, tanggalin na natin yung shock dito. So ayan, pukpukin nyo lang po sa ibaba, tapos ikut-ikutin nyo para matanggal. At ganito nga po yung itsura ng front shock ng Honda Click. So Showa po yung brand ng front shock ng Honda Click mga sir, no. Ayan, so pagkatapos nga po yan mga sir, kumuha po tayo ng barrel, tapos paluwagin na natin yung tornilyo dito sa may ilalim ng shock. Barrel din po kasi yung ginamit dito sa paggawaan para mapahigpitan po nila yan, no? Kaya kailangan din po natin gumamit ng barrel dito kasi kapag ka mano-mano po nating tatanggalin, mahirap pong tanggalin yan mga sir, no? At pagkatapos nga po yan mga sir, tanggalin na natin yung tornilyo, tapos lalabas na po dito yung langis. Mag-prepare lang po tayo ng lalagyan, no? Kahit baso po o kaya yung mga tupperware na hindi nyo ginagamit, pwede nyo pong paglagyan ng langis yan. So ito nga po palang motor na to ay 1 month pa lang. At ewan ko nga po mga sir kung ano po yung naisip nilang ipagawa, no? Kasi gagawin pong VIP concept ito, kaya pinalowered. At ito pong langis mga sir, wag nyo pong itatapon ito kung bago pa lang po yung motor ninyo, no? Yung binili po nating langis kanina, ipaghahalo po natin yan. Tapos ganito po yung itsura ng bolts dito. So bali allen bolt po siya, tapos merong nakalagay na washer. So ganyan po yung itsura niya. At kung magpapa magic blower po kayo mga sir, may mga advantage tsaka disadvantage po yan, no? Kapag ka nagpa magic blower tayo tapos matagtag mga sir, pwede tayong matamaan dito sa mags natin. So ito na yung mga nabaklas na natin mga sir, no? Ganito po yung magiging itsura niya. Tapos itong pork oil, ihahalo natin siya dito. At ito naman po yung bushing na gagamitin natin mga sir. So pang XRM po siya, tapos dalawa po yan, bali 65 pesos po ang isa. So ayato po yung mga gagamitin natin. Tapos yung langis pala mga sir, 100 pesos po yun, no? At ito nga po, nag DIY lang tayo ng pangsungkit dito. Ang ginawa po ng mekaniko natin dito mga sir, alam nyo po yung sa rayos, tapos pinutol niya po yan ng kalahati, tapos grinder niya na parang patulis. At kailangan po kasi nating masungkit dito yung lock dito. Ayan, so ang ginagawa niya po dyan, tinutusok niya po tapos susungkitin nila. Kailangan po dalawang tao kayo rito mga sir, no? May tagatusok tapos sinusungkit niyo po yung ring dito sa may gilid. So papakita po natin kung paano po yung proseso niyan, no? Para may ideya po kayo kapag gusto po ninyo mag-lowered. Kahit na nasa bahay po kayo, kung may mga tools po kayo, kayang-kaya nyo po mag-magic lowered. At pag natanggal na nga po natin yan mga sir, ganito po yung itsura ng spring ng Honda Click.
So ito po yung ring na tatanggalin natin mga sir, no? At dito natin ilalagay yung XRM na bushing. So ganyan po yung paglagay natin. At nakikita nyo naman po talagang bumaba yung play nya. So pakita lang natin yung difference dito sa standard tapos sa magic lowered. At paalala ko lang mga sir, no, kaya po may magic lowered po itong Honda Click kasi po gagawin po siyang VIP concept kagaya po ng sinabi ko kanina. So dito po hindi po siya pwedeng pang long ride, lalo na po pagka may mga lubak-lubak po, pwede po tayong masaldak dyan tapos madadamage po yung mags natin. So dito po kasi tatlo yung motor nung may-ari nito. Meron po siyang Big Bike, Aerox, tapos kakabili lang po itong Honda Click. Bali, siya po kasi yung photographer natin mga sir. At kapag ka nagpa-magic lowered po kayo mga sir, take at your own risk mga sir, no? Kasi dito po mga sir, bababa po yung play nung shock natin, hindi na po siya standard. Tapos medyo malaki po yung bushing natin dito, kailangan po nating grinderin mamaya yung spring dito. So ito, pakita na natin yung itsura niya kapag ka nalagay na natin yung bushing tapos yung sa spring. So ayan po, may sosobra po rito. So kung may mahanapan po kayo ng medyo maliit na bushing para pumasok po yung buong spring na yan, kahit hindi nyo na po siya grinderin. So dito po kasi wala tayong mahanapan na bushing at ito po sakto lang po siya dito sa may inner tube. So ito po kailangan po nating grinderin yung 4 turns dito sa may spring. So ganito lang po yung pag-grinder natin, no? Bago po kayo mag-grinder, mag-suit muna tayo ng safety gears, lalong-lalo na dito sa protection natin sa mata. At kapag naputol na po natin yung isa mga sir, kailangan po pantay din po yung pagkakaputol natin. Kung ilang turns po yung pinutol natin dito sa may spring, ganun din po dapat yung puputulin natin para pantay po siya, no? Mamaya po, mas mahaba po yung isang spring tapos yung isa po medyo maliit. Magkakaroon po tayo ng diferensya dito sa pag-play ng front shock natin at baka madisgrasya pa po tayo rito dahil hindi po pantay yung play niya. At pag naputol lang po natin mga sir, papakinisin lang natin yung naputol natin kasi meron pong mga gatla-gatla yan, baka po masugatan tayo at para na rin sa safety ng motor natin. Kung ano po yung sa stock, ganun lang din po yung gagawin natin. At pagkatapos nga po niyan mga sir, ganito po yung itsura niya. So screenshot nyo na lang po yan para may ideya po kayo, no? At bugan nga po natin siya ng malakas na hangin para po yung mga pinagputulan, yung mga maliliit po na particles ng bakal dito ay maalis po, no? Para pagka nilagay po natin siya dito sa tubo ay malinis po yan at hindi po mangingitim. So dito mga sir, ipupush na po natin yan, itutulak na natin yung spring para malak na po natin at kunin po natin yung paround na lock dito. At kailangan nga po mga sir, dalawa po kayo rito, no? Yung isa po, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, siya po yung magtutulak dito sa may spring tapos yung sa lock niya. At susungkitin nga po yan, no? Tapos dito mga sir, hindi pa po natatapos yan dahil mamaya nga po itotono pa po natin yan. So mamaya po makikita ninyo, matatapon yung mga langis dyan kasi bubulwak po yan. So kailangan po nating itono at kailangan nga po parehas din yung play nung bawat isa dito sa may shock po. At kung paano po yung ginawa natin dun sa isa mga sir, ganun din po yung gagawin natin dito sa isa. Para pareho lang din po yan mga sir, no? At mag-ingat lang po kayo, baka matusok po kayo nung pinang susungkit natin. So dito po mga sir, medyo mabusisi po sa part na to. So ayan, para meron po kayong idea kapag ka nagbabaklas tayo at nagkakabit. Dapat magaling din po tayo sa pagbabalik ng mga pyesa rito, hindi lang po sa pagkakalas. At dito nga mga sir, buksan na natin yung pork oil na binili natin. Ihalo lang po natin siya dito, no? At hindi na po natin itatapon yung stock na langis nito kasi medyo malinis po yan at 1 month pa lang po itong motor na to. At ilagay nga po natin siya dito sa maliit na container dito sa may gear oil para kapag ka i-refill po natin yan, ipapasok natin dito sa may tubo, madali na lang po natin siyang mailalagay tapos itotono na po natin yan, no? So depende na rin po yan sa magiging tono ng mekaniko. So ganyan po yung gagawin niya, ipupush niya po yan para maglaro po yung shock tapos papakiramdaman niya po yan kung sakto nga po ba yung play dito sa bawat isa.
So ganito po yung ginagawa ng mekaniko natin na pagtotono. So ayan po no, kailangan po lagyan nyo po ng maraming langis. Tapos kapag sobra naman po, pagka nakabit nyo na po yan dito sa motor, pwede nyo pong bawasan para maganda po yung play nya at hindi po siya masyadong matigas. So kapag natotono natin yan, pwede po nating bawasan yung langis dito para kumapit na rin sa ilalim. Tapos pwede po natin siyang ibalik. Tapos pwede nyo po siyang i-push kagaya ng ginagawa niya, no? At kapag natono na nga natin mga sir, ilalak na po natin siya gamit yung Allen wrench. At huwag nyo nga po munang masyadong higpitan yan para kapag ka in case na gusto nyo pa pong palambutin yung play nito, ay madali nyo na lang din po matatanggal yung bolts dito. So ganito po yung ginagawa ng mekaniko natin, no? Nilalaro niya muna po yung shock dito para mag-circulate po yung langis na nasa loob para kumapit po siya, tapos para matono na rin. So ganyan po yung play niya mga sir, no? Bali ikli po yan kasi naka magic lowered na rin tayo. At kagaya nga po ng sinabi ko sa disadvantage nito, kapag may lubak po mga sir, masasagad po yung play niya, baka tumuktok po yan. Kaya pagka nakaganito po kayo mga sir, paalala ko lang, no, dahan-dahan na lang din po tayo, at lalong-lalo na kapag kagabi, mag-ingat po tayo, huwag po tayong masyadong mabilis kung hindi natin kabisado yung dinadaanan natin. Kasi may mga part po na kapag dumayo po tayo or namasyal tayo sa ibang lugar, may mga lubak-lubak po dyan. Pwede po kayong mabengkong at masira po yung sasyak natin, pati na rin dun sa may knuckle bearing. So mag-ingat na lang po kayo, at kung mahina po yung ilaw ninyo, pwede po kayong magpa-install ng mini driving light para mas makita nyo po ng maayos yung dinadaanan natin. At ganito nga mga sir, no, yung isa nga po, ganito rin yung proseso na ginagawa natin. Kung ano po yung ginawa natin dun sa isang parte ng shock, ganun din po yung gagawin natin dito sa ikalawang shock. So kung ano po yung pagtono natin, ganun din po yung gagawin natin dito sa pagtono. At kung hindi nga po pantay yung play nila, pwede nyo pong bawasan yung langis dito. Sa video nga natin mga sir, hindi ko po kayo hinihikayat na mag magic lowered, no. Bawat ginagawa po natin dito sa part ng motor natin, may mga disadvantage saka advantage po yan. Bali tutorial lang po natin ito kung paano tayo nagma-magic lowered. Tapos ikakabit na nga natin yung shock dito mga sir, no. Lagyan lang po natin ng langis yung pinagsusuksukan dyan para madali po natin siyang mapasok. At ganyan na nga po, no, okay na. Pati rin po dun sa isa, lagyan din natin siya ng langis para maganda po yung pagkakapasok natin. At para ma-align po natin siya ng maayos kapag ilalagay na po natin yung gulong dito para hindi na po tayo baklas ng baklas. Tapos ayan nga po, no, kuha lang po tayo ng flat screw at ilagay lang po natin yan sa pagitan dun sa may pinagsusuksukan ng shock. Tapos ilagay na rin natin yung ehe rito para maipantay po natin siya mga sir, no. At pag okay na nga yan mga sir, ilalagay na nga po natin yung mga bolts dito sa shock. At pati rin yung bolts dito mga sir, lagyan na rin natin ng langis kasi kapag ka umuulan po at baha, natatamaan din ito ng tubig ulan. At nangangalawang din ito mga sir, no. Kaya kapag ka minsan nagbabaklas tayo, mahirap po natin siyang natatanggal. Para kapag ka binaklas po ulit natin to, madali na lang din po natin siyang matatanggal kasi nag-i-stack up po yung mga tornilyo natin dito. At pagkatapos nga niyan mga sir, pagka nakamay na natin siya, pwede na po natin siyang higpitan. So magkabilaan po yan mga sir, no, huwag nyo pong kakalimutan yung mga bolts dito. Bali apat po yan, tagalawa po yan mga sir, no. Kung ano po yung mga kinalag nating mga bolts, ibabalik din po natin siya ng maayos. Kailangan po kabisado nyo rin po yung mga kinakalag ninyo mga bolts dito, no. At pagkatapos nga nyan mga sir, yung kabila naman po yung higpitan natin. At paalala ko lang mga sir, no, yung saktong higpit lang po yung gagawin natin dito. Hindi po natin kailangan yung talagang sobrang higpit kasi baka po bumilog yung bolts natin at baka ma-lost thread pa po yan. Pag ganun po yung nangyari mga sir, ipapamachine shop pa po natin yan. Doble gastos na naman po yung mangyayari sa atin. At kapag katapos nga yan mga sir,
Ilalagay na rin natin yung bolts dito sa may tapaludo. So bali tatlo rin po yung bolts dito mga sir, no? Kapag ka nagkulang po yan, pwede pong maging vibrate yung tapaludo natin. Baka po mabitak pa po yan. At ilagay na nga rin natin yung mags natin dito. So ilagay na rin natin yung ehe. At kailangan nga po yung rotor dito mga sir, hindi po dapat sasayad yan dito sa may brake pad natin. Kapag ka pinaikot po natin yan mga sir, kailangan dire-diretso po yan at hindi po siya nagpepreno. At pagkatapos nga yan mga sir, higpitan na natin yung ehe dito pati yung sa may bolts dito, no? At yan nga mga sir, try na natin siya. So itetest na natin siya kung hindi nga siya sumasayad dito sa may tapaludo kapag ka pinepreno natin ng biglaan mga sir, no? So pakita lang natin yung final result dito sa pag magic lowered natin. At dapat hindi rin siya sumasayad dito sa may araro natin, yung dito sa gulong natin mga sir, no? So okay na po yung pag magic lowered natin. So itatry naman ng mekaniko natin kung okay naman yung play. At mamaya itetest drive natin siya dito sa may labas. So yung play niya mga sir, bali lumit na siya, no? At nag-lowered na po siya kung mapapansin po ninyo. At katulad nga po nung sinabi ko kanina, kapag ka pinaikot po natin yung gulong natin sa harap, dapat po hindi po yan sumasayad dito sa may brake pad natin. So kung paano nga po natin tinanggal yung gulong natin kung hindi po siya sumasaya, dapat ganun din po kapag ka ibabalik natin mga sir, no? At na-test drive na nga nung may-ari mga sir, no? Okay naman po yung play niya at komportable naman po siya kapag ka dinadrive niya itong motor niya. So sa mga medyo hindi po binayaan ng height, pwede nyo pong ipamagic lowered yan dito sa kamagay. Bisita lang po kayo dyan, no? At dito na nga po magtatapos yung video vlog natin sa pag magic lowered dito sa may Honda Click. So ganyan din po yung proseso dito sa ibang mga motor mga sir, no? Kung bago pa lang pala kayo sa channel ko at ngayon pa lang pala kayo napadpad dito, huwag nyo nga po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi po kayong updated. And thanks for watching.